Ngayon po, makakapanayam natin si Brigadier General Resi Padilla, tagapagsalita po ng AFP. Sir, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon, Jiggy, at sa lahat po na nakasubaybay, magandang hapon po sa inyo. Apo, mula po nung pagitan ho, yung mga oras na naglabas po kayo ng payag at sa ngayon ho, meron na ho bang kumpirmasyon kung negatibo o positibo yung kumakalat pong report na yan na di umano'y pinugutan na po ng ulo yung biktima? Alam ni Jiggy, wala pa rin katibayan na hinahanap natin. Wala pa rin na anumang klaseng impormasyon na maaaring magpahiwatig na ito nga ay talagang tinupad nila. So patuloy pa rin po ang ating pagkumpirma at pagverifika sa mga impormasyong nakuha natin itong mga ilang nakaraang hapon hanggang sa kasalukuyan. Opo. Sa sitwasyon ho ngayon ay paano po? Nakikipag-ugnayan ho ba yung mga taga-embahada ng Germany sa inyo po, sa AFP? O may mga representatives po ba silang pinapadala? Wala po kaming nakakausap na kasalukuyan, pero batid ko na nagbibigay po ng update ng ating Department of Foreign Affairs sa kanilang mga representante dito sa embahada nila. Kami naman po, patuloy nating isinusulong kung ano ang polisiya ng ating pamahalaan na no ransom, no negotiation. Pagka ang usapan ay sa mga teroristang grupo tulad itong Abu Sayyaf Group. At batid ko na pati ang German government ay pareho na rin ang Canadian government ng huling mga pagkakataon itong nakaraang taon na kung ano man ang polisiya ang pinatutupad at ganun din ang polisiya ang pinatutupad nila, yun ang susundin nila. Apo, karaniwan ho dun sa mga dati na negosasyon o pagbabayad ng ransom, ang ginagamit po nila ay private plane at sa hulo mismo nag-la-land. Sa ngayon ba walang namomonitor yung tropa na ganong aktibidad sa airport doon po sa hulo? Wala po kaming ganyang namomonitor at patuloy po naming dinidiscourage o aming inihimok lahat ng mga maaaring magsagawa niya na huwag nilang itupad yung ganyan, ituloy ang ganyang mga paggagawain dahil yan lamang ay naghihikayat sa mga grupong ito na ipagpatuloy ang kanilang karumal-dumal na krimen. Apo, yung ginagawa niyo pong operation, nakita natin yung mga airstrike na ginawa niyo. So far, kumusta po ang update at anong sitwasyon? Patuloy pa rin po natin gagawin ito hanggat kinakailangan. Parang puwersahin itong mga grupong ito na itigil ang kanilang mga ginagawang mga krimen. At sa pressure na ina-apply natin sa kanila, mapilitan silang pakawalan ng hinahawakan pa nilang nalalabing 26 na bihag. Marami pong salamat sa pagkakataon at update si Brigadier General Restituto Padilla ng AFP. Marami pong salamat, sir. Maraming salamat, Jiggy.